Si Jesucristo'y nabuhay na naik sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Webes sa ating walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon ay panalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, nilikha mo ang tao upang maging kalarawan mong mamamalagi at laging mamumuno sa sangkatauhan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw ay nagpakasakit, namatay at muling nabuhay para sa aming kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, nakaluklok ka sa kanan ng iyong Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklop sa kanan ng Ama.
Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamamagitan ng Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo inapalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y binigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyong natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo ay kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng konting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, "Ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makikinig sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin." Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta, mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo, at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, "Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi." Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod. At siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo
at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw o poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang ayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng pagpirapirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkabangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan nating nakikiisa mula sa iba't ibang bansa. Ngayon po'y nagpapatuloy ang ating walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. At ngayong araw na ito ay ibinibigay sa atin ang kwento ng pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. At tulad ng inaasahan, sila lahat ay namangha, nagulat, hindi makapaniwala, natakot, sapagkat kita nila na si Jesus na namatay sa krus, kanilang inilibing, bagamat siya'y nawawala sa libingan, ngayon ay nasa harapan nila. Nagpakita. Ay sinong hindi matatakot? Ay kung halimbawa, kayo'y namatayan nung mailibing ninyo. Tapos pag-uwi nyo sa bahay, nasa inyo. O anong gagawin ninyo? Hindi ka kayo matatakot? Alam po ninyo, pag bumabasa tayo ng mabuting balita sa mga ganitong pagkakataon, iniisip kasi natin, ay ang Panginoon naman yan? Si Kristo naman yan? Oo nga't ang Panginoon yan, pero namatay. O umisip kayo, ang inyong lolo, lola, o kapitbahay ninyo, o mga magulang, pag uwi ninyo sa inyo, patay ng matagal na panahon, pag uwi nyo sa inyo, nasa inyo. Nagtatanghalian. O anong gagawin ninyo? Yayakap kayo? Ano sasabihin nyo? Welcome back. Sasabihin nyo ganoon? Hindi. Tulad ng mga alagad, abay matatakot tayo. Patay eh. Nakita mong buhay. At di kayo matatakot ka? Kaya nga sabi sa mabuting balita, hindi sila makapaniwala. Sila'y nagugulumihanan. Nalilito. Pero anong sabi ni Jesus? Sumainyo ang kapayapaan. Kapag ka gulong-gulo ka, kapag ka takot na takot ka, kapag patong-patong ang problema, kapag hindi mo alam ang gagawin, huwag kang magdidesisyon. Lahat ng desisyon, dahil sa masidhing damdamin, mali. Kapag ka ikisobrang saya, huwag kang magdidesisyon. Mali iyan. Kapag ka ikaw ay sobrang lungkot, sobrang takot, sobrang pangamba, huwag ka rin magdidesisyon. Mali din ang desisyon na iyan. Kaya nga sabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Ang tamang desisyon, yung ikaw ay payapa. Yung balanse ang iyong nararamdaman, yung mayroong kapayapaan sa paligid. Kaya nga ang paaniyaya ng araw na ito, kapag dumadating ang pagkakataong hindi mo alam ang gagawin, kapag ka sobra ang iyong damdamin, humanap ka ng kapayapaan. Digi pag ikigalit na galit, eh digi masasabi mong lumayas ka na sa bahay na ito, ay tapag ka nakahupa-hupa ang galit mo, sasabihin mo naman, ibig ko ka pinalayas. O, di, mali. Pagka ikisobrang saya, naku, ang sayang-saya ko, sige, ibibigay ko na sa ito sa iyo lahat. O, nung naibigay mo lahat, naku, sayang, di ko nga gana ibigay lahat. Lahat ng desisyon, kapag sobra ang damdamin, mali. Kaya sa may pagkakataong ikisobrang lungkot, maraming problema, patong-patong ang pinagdadaanan, hindi alam ang gagawin, payapain ang sarili. At kanino matatagpuan ang kapayapaan? Walang iba kundi kay Kristo. Yun ang dahilan kung bakit kapag ka may problema ka, takbo ka sa simbahan. Kapag ka ikay masabrang saya, takbo ka sa simbahan para magpasalamat at para humingi ng tulong. Dahil ang ibibigay sa iyo ng Diyos, kapayapaan. Pagka
Inaasahan niyo po bang pagpunta niyo sa simbahan? Sobrang problema mo, marami kang utang. Kaya kayo makikita ng pambayad sa utang dito sa simbahan, wala akong bibigay sa inyo, huwag kayong humingi sa akin. At kahit kayo humingi kay Kristo, wala kang ibibigay na pambayad sa utang. Kapag ba kayo nag-away ng iyong anak, galit na galit ka, pagpunta mo ba dito, magkabati na kayo ng iyong anak? Di kayo hindi. Eh, ba't ka napunta dito? Dahil sa kapayapaan. At pag ikay pumayapa, kapag ka napahupa ang damdamin, doon mo maiintindihan kung anong iyong dapat gawin. Kapag nabigyan ka ni Kristo ng kapayapaan, saka ka makakaisip na magpatawad unti-unti. Kapag nabigyan ka ng Diyos ng kapayapaan, saka ka magbabahagi ng unti-unti sa iyong kasiyahang tinanggap. Kapag nabigyan ka ng Diyos ng payapa at balanse sa iyong nararamdaman, saka ka magiging kapwa sa ibang tao. Kaya tama, kapag may masidhing problema, takbo sa Diyos. Kapag ka sobrang tuwa, takbo sa Diyos. Sapagkat bibigyan ka niya ng kapayapaan sa kung ano man ang iyong nararamdaman, nang sa gayon ay magabayan ka sa mga susunod mong mga desisyon. Kaya mga minamahal, ngayong patuloy nating ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon, at mamaya pagtanggap ninyo sa Kanya sa banal na komunyon, inyong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng kapayapaan. Kapayapaan sa aking maraming isipin sa buhay, kapayapaan sa aking sobrang kaligayahan, kapayapaan sa aking maraming galit, kapayapaan sa aking mga pinagdadaanan. Upang kapag ka naramdaman ko ang iyong kapayapaan at pagmamahal, unti-unti kong maliwanagan kung anong aking gagawin sa buhay. Upang ako'y unti-unting makapagbigay, unti-unting makapagpatawad, unti-unting makapagmahal sa lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo tanggapin ang aming mga alay na ngayoy inihahain para sa mga hinirang, upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman, sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig.
sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin tulad sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Diyos lamang ang dahilan ng pagtitipon. Kaming manlalakbay sa Kanya'y dumudulog. Si Jesus lamang ang tangi na aming handog para sa kapayapaan ng buong sansinukong. Tanggapin mong dahil tinapay ng buhay pagkain namin kalwa at katawan. Tanggapin mong alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Purihin ka, Diyos Amang, ikaw ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos Ama, mapagmahal. Sa iyo kaming lahat ay tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pamagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang.
kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program upang makakalap ng mga datos ng mga pilgrims at devotees ni Santo Padre Pio. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private information na ibabahagi. Ang inyong pagsuporta ay malaking tulong para po sa katuparan ng proyektong ito. Din pong darating na Sabado ay unang Sabado ng buwan. May pagpaparangal tayo sa Mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa 5 ng umaga. Magsisimula sa May Fountain of Hope. Sa mga sasama, kayo po'y inaasahang magdadala ng kandila na may pansalo. Ngayon din pong Sabado ay narito sa atin ang maraming mga kabataan at ilang mga religious congregation para sa taon ng Vocation Jamboree. Asahan po ninyong maraming tao ngayong darating na Sabado. Salamat sa inyo ang ating sunod na misa mamayang alas 2 ng hapon. Inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa
Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ng ating hari at manunubo.